In this video, didi-discuss ko sa inyo yung linear differential equations of order 1. So, paano kunin yung general solution kapag ang given DE natin ay linear. Okay, pero bago tayo mag-proceed, ano ba yung mga linear differential equation? So, kapag yung dependent variable, tsaka yung derivative niya, naka first degree lang, ibig sabihin, yung DE, linear. So, example ng linear DE. Okay, examples. So, let's say, meron tayong dy over dx plus 3x squared y equals x squared sine x. So, ito example ng linear DE. Okay? Let's say, ang dependent natin dito ay y. Okay? Another example, let's say, dy over dx minus y over 2x equals x minus x cubed. So, linear pa rin yan. To be specific, linear siya in y. Okay? Pero hindi siya linear in x. Kasi yung x natin, hindi naka first degree. Okay? So, another example. How about this one? Dx over dy plus xy squared equals y plus 1. So, dito naman, linear siya in x. Okay? Kasi yung x natin dito, yung nagsisilbing kung ituturing natin dependent variable yung x natin dito, so yung x natin naka first degree. So, eto, linear in x. Okay? So, ano naman yung halimbawa kapag non-linear? Okay, so eto mga linear. So, ano naman yung non-linear? Non-linear. So, examples niyan, meron tayong dy over dx plus, let's say, 5xy squared. So, as you can see, yung y dito, hindi na siya naka first degree. And then, x e raised to x. Okay? So, mapapansin nyo yung x dyan, nasa exponent ng e. So, non-linear yan. Okay, another example, walang first degree sa bawat variable. So, another example, dy over dx plus 3x squared y, naka-squared yung x. Tapos, y squared, naka-squared din yung y. So, non-linear yan. Okay? So, yun yung mga examples ng linear differential equation tsaka non-linear differential equation. Okay. So, meron tayong standard form ng linear DE. So, take note natin to. Gagamitin natin to mamaya. Linear in y. So, kapag linear in y, ano yung standard form natin? So, dy over dx plus function of x times y equals function of x. Okay, so kapag kaya nating i-convert yung given DE dito sa standard form na ganyan, so ibig sabihin linear in y yan. O kaya kapag may nakita tayong ganyan na form, linear in y. So madali naman natin makikita kung linear in y o linear in x. Okay, titignan lang natin kung alin sa x tsaka y yung naka first degree lang. Next, linear in x. Ang standard form naman niya, dx over dy plus p of y. Parang pinagpalit lang natin yung x tsaka y dito. Kaya madali lang siyang tandaan. So, eto naman kapag linear in x. So, pareho lang. Okay? Yung standard form nila. Nagkapalit lang sa kung alin sa dalawa yung magiging dependent variable natin. Okay?
Okay, so proceed tayo sa example. So dito dalawa yung gagawin natin, no? Okay, so yung una using yung process ng exact differential equation, yung exact differential equation na discuss ko na yan sa nakaraang video. And then yung pangalawa, meron tayong alternative solution which is mukha siyang mas madali kaysa dito sa una. Okay, pero dito muna tayo sa una. So given 2y minus 4x cubed dx plus x dy equals 0. So hanapin natin yung general solution. Okay. So bago yan, ito ba ay linear differential equation? Yes, linear siya. But the question is, linear in x ba siya or linear in y? So mapapansin nyo merong naka-x cube. Okay? But order 1 siya, and then yung degree ng y, kung mapapansin nyo, 1 din. Okay? So therefore, linear in y siya. Okay? So ang una natin gagawin, i-convert natin yung equation na yan into standard form. Okay, so pinakita ko na sa inyo yung standard form ng linear in y. Okay? So convert natin siya, i-divide natin both sides na ng equations by dx. Okay, so kapag dinivide natin both sides by dx, mangyayari dyan, makakancel yung dx dito. So magiging 2y minus 4x cubed plus x dy over dx. Okay? Equals 0. Okay? And then after nyan, gawin natin, i-divide natin both sides naman by x para maiwan na lang yung dy over dx. Kasi dun sa standard form, di ba, may isang term doon na dapat nag-iisa lang yung dy over dx. So divide natin both sides by x. So or multiply natin both sides by 1 over x. Pwede na natin i-distribute to. So magiging 2y over x. Okay. Minus eto naman pag dinivide natin, distribute muna. This is negative 8. Okay? X cube over x. So negative 8x squared, no? Makakancel natin yung x. Mababawasan natin yung exponent ng isa. Tapos 2 times negative 4 negative 8. Okay, nasusundan ba? Plus mawawala yung x dito, dy over dx equals 0. Okay? And then next, gawin natin, ilabas natin tong negative 8x squared kasi nga yung format natin, i-rewrite ko lang. Ang standard form natin sa linear in y is dy over dx plus p of x, function of x na merong y, tapos yung function of x na walang y. Okay? So, unahin na natin to, dy over dx, tapos eto, plus, ihiwalay na natin na, function of x, eto yung function of x natin, yung p of x, tapos y, eto yung y, equals, pag nilipat natin sa labas, positive 8x squared, eto yung nagsisibing q of x sa formula. Okay? And then next, hanapin natin yung integrating factor. So, paano yung integrating factor? Okay? So, for integrating factor, kapag linear in y, ang magiging integrating factor natin ay e raised to the integral of p of x dx. Okay? Or yung nandito sa katabi ng y. Ngayon, kapag naman linear in x, magiging ano siya? P of y dy, yung katabi ng x. Okay? So, kunin natin
yung integrating. So integral ng, or pwede nating ilabas yung 2. Okay. So dx over x to, no? Dx over x. Okay. So ano yung integral ng dx over x? Ln x, no? So e raised to 2 ln x. Okay. And then property of logarithm, pwede nating iangat yung 2. Gawin nating exponent. So e raised to ln x squared, at e raised to ln, property ulit ng logarithm. Yung e raised to ln magiging x squared na lang yon. So yung integrating factor natin, x squared. Okay, standard form integrating factor. So tandaan, after that i-multiply natin yung integrating factor dito sa standard form natin. Okay? So multiply natin. Ito magiging x squared dy over dx, tapos plus 2xy, no? Plus 2xy na siya, equals 8x raised to 4. Okay? And then next, multiply natin both sides by dx. So x squared dy plus 2xy dx equals 8x raised to 4 dx. Lipat natin to sa left side. So x squared dy plus 2xy dx minus 8x raised to 4 dx equals 0. Pag samahin natin yung factor out natin yung dx, so 2xy minus 8x raised to 4 dx plus x squared dy, inuna ko na yung dx, equals 0. Okay. So dito, mapapansin nyo, pwede na natin gamitan ng method ng exact. So itest muna natin kung exact ba talaga siya. Okay? So tignan natin. Ang magiging m natin ay ito, 2xy minus 8x raised to 4. Ang magiging n natin ay etong x squared. Tapos, partial derivative ng m with respect to y, eto magiging 2x, tapos eto 0. So, partial derivative ng n with respect to x, eto 2x. So, as you can see, no, exact siya yung lumabas. So, pwede natin gamitin yung method ng pagkuha ng solution kapag given ay exact DE. So, exact DE. Okay? So, kunin na natin yung solution. So, integral of, ano nga ulit yun? Integral of eto, 2xy minus 8x raised to 4 dx plus fy. So, 2xy minus 8x raised to 4 dx plus f of y. Okay. So, magiging ano siya? Factor out natin niya yung constant dito. So, 2y integral ng x dx minus 8 integral ng x raised to 4 dx plus f of y. So, basic integration na lang yan. So, eto x squared over 2. 2y x squared over 2 minus 8 x raised to 5, no? X raised to 5 over 5 plus f of y. Cancel yung 2. Magiging x squared y minus 8x raised to 5 over 5 plus f of y. Okay? Next, doon naman tayo sa kabila. Yung n, ano yung n natin? N natin ay x squared, so madali lang yan. Okay. Ba't lalagyan ko ng parenthesis? X squared with respect to y. Okay, plus g of x. So, eto, yung x squared dito constant eh. No?
So, magiging ano na siya? X squared y plus g of x. G of x. So, yan yung f. Ito rin yung f dito. So, parehong f yan. So, i-equate natin to. So, dito, alin yung may y lang, wala. So, f of y natin, 0. So, alin dito yung x lang, ito meron. Yung g of x natin, negative 8x raised to 5 over 5. Okay? So, ano yung magiging solution natin? So, ang magiging solution natin will be x squared y minus 8x raised to 5 over 5. Okay? Equals c. Pwede nating multiply both sides by 5. 5x squared y minus 8x raised to 5 equals 5c. So, ganyan lang kasimple yung pagkuha ng general solution ng linear differential equation. Okay? Using yung approach ng exact. Okay. So, meron tayong alternative solution kapag sa pagkuha ng general solution ng linear differential equation. So, ang step lang niya, una, same lang. Okay? Hahanapin natin, i-convert natin yung given DE to linear, to standard form ng linear differential equation. Kung ang given DE natin ay linear. Okay? Tapos kapag naka-standard form na siya, kukunin natin yung P of X doon, o kaya yung P of Y, hahanapin natin yung integrating factor. Okay? So, same lang yung first tsaka second step. Okay? So, same yung una, standard form muna. Standard form. Pangalawa, integrating factor. Okay? Tapos, after natin kunin yung standard form, integrating factor, so, meron na tayong formula sa pagkuha ng solution ng linear DE. So, yun yung ating last step. So, kapag linear in Y, ang magiging formula natin, Y, tapos multiplied by the integrating factor equals integral ng Q of X. So take note, yung Q of X na yung kukunin natin multiplied by integrating factor dx plus c. So yan yung magiging formula. Kapag naman linear in X, ang magiging formula natin X integrating factor multiplied by integrating factor integral of Q of Y integrating factor dy plus c. Okay? So, take note yung formula na to. Okay? So, mas mabilis to. So, try natin yung example natin kanina. Okay? So, naka-ready na siya. So, alternative solution, ito yung given natin kanina. Ito yung nakuha nating standard form. Ito yung P of X. Ito yung Q of X. Okay? And then after that, ito yung ano natin, yung integrating factor. Okay? So linear in Y siya. So ibig sabihin ang gagamitin natin Y integrating factor equals integral of Q of X integrating factor dx plus C. Okay, so sa substitute lang natin kung ano yung meron tayo. Meron y, ano yung integrating factor x squared equals integral of ano yung q of x natin? Q of x natin ito 8x squared. Integrating factor x squared dx plus c. Okay? So magiging ano siya? Yx squared equals integral of 8x raised to 4 dx plus c. Okay? So, ano yung integral neto? So, yx squared is equal to
8x raised to 5 over 5 plus c. Okay, lipat natin sa left side. Magiging yx squared minus 8x raised to 5 over 5 equals c. So, multiply natin both sides by 5. Ano yung sagot natin kanina? Okay, baliktarin lang natin to. Naka yx squared. So, multiply natin both sides by 5. So, magiging ano siya? 5x squared y. Ito, mawawala na yung 5. Minus 8x raised to 5 equals 5c. So, mapapansin nyo, no? Pareho sa nakuha nating solution kanina. Yung ginamit natin yung approach ng exact t. Okay? So, syempre, mas madali yung alternative solution na ginawa natin. Okay? So, yun lang para sa linear differential equation. Given na yung dependent variable natin ay y.